Kulang sa palasyo. Straight from the palace. Two of the most trusted DDS voices have joined forces. Para ihatid sa inyo ang mga kwento sa likod ng balita. Unhampered. Unadulterated. Exclusive. Behind the scenes. Exclusive behind the scenes. Programang para sa masa. Ang DDS Podcast. Buwan na ng Disyembre, ibig sabihin malapit na ang araw ng Kapaskuhan. Sigurado kaming marami sa inyo ang abala sa Christmas shopping at paghahanda na ng mga ihahain para sa Noche Buena. Magandang araw, Pilipinas. Ako po si Mocha Uson at ito ang Digong Diary Special Podcast. Live po tayo napapanood sa Facebook at RTVM at Radio Pilipinas 1. Sa episode natin ngayon, alamin natin ang mga paghahandang ginagawa ng ilang ahensya ng pamahalaan at mga paalala ngayong Christmas season. Bibigyan din natin ng tips ang ating mga mamimili. Pero bago yan, narito po muna ang Duterte on duty para sa mga pinagkakabalahan ng ating Pangulo nitong mga nakaraang araw. Ito ang Duterte on duty, ulat sa ginagawa ng Presidente. December 1, Biyernes, Camp General Teodolfo Bautista sa Hulusulu, nang ibabaw ang paghanga at pasasalamat ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pagharap sa mga sundalo na nagtaya ng buhay para sa kapayapaan sa Marawi. Nagpapasalamat ako sa inyo mga sundalo ng Republika ng Pilipinas sa sacrifice, sa pagtiis, sa lahat na bagay. Harapin ang kahirapan, kamatayan. We had this crisis in Marawi and I know that the Filipino soldiers fought valiantly at saka we prevailed. December 5, Martes, Heroes Hall, Malacañang. Muling nagplano ang Pangulo ng Seguridad para sa Bansa sa Joint Command Conference ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Dumalo ang Pangulo sa 2017 Model OFW Family of the Year Awards. Kinilala niya bilang partners ng ating bansa ang mga kababayan nating nangingibang bansa. I am confident that you will remain steadfast partners of government in promoting the Filipinos' greatness in the international community. By working together, we shall build a Philippines where opportunities abound and citizens are empowered to realize their aspirations. Nakibanding ang Pangulo sa mga Duterte supporters mula sa Pampanga na hindi bumibitiw ng suporta sa kanya. Kinagabihan ay hinarap ng Pangulo ang 20th Cabinet Meeting sa Malacañang. December 6, Miyerkules, sa panunumpa ng mga presidential appointees at bagong appointed generals at flag officers ay nagbabala ang Pangulo sa mga komunista. And one day, I will have just hope you arrested. You want to fight the country, create a revolution? Fine. We have been fighting you for 50 years and we will fight again for another 50 years. That is what you want. Ito ang Duterte on duty. Abangan sa susunod na linggo ang mga gagawin ng Pangulo. At this point po, makakausap natin si Undersecretary Teodoro Pascua, ang head ng Consumer Protection Group ng Department of Trade and Industry o DTI. Magandang araw, Yusek Pascua. Magandang araw naman, Mocha. Kamusta po kayo ngayong araw na ito? Ay, mabuting-mabuti at talagang takbon-takbo na dahil sa ating panahon itong Paskong ito. Aba, paki-update naman po kami, ano po ba ang assessment ng DTI pagdating po sa Christmas shopping ngayong taon na ito? Madalas kaming umiikot, ano, at pinapaigting namin ang pag-ikot ng aming mga monitors, ika nga, upang siguraduhin na ang mga presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na yung tinatawag natin Noche Buena items, ay siguradong pasok doon sa presyong tinakda ng mga manufacturers at pinakilala rin ito o pinadaan sa DTI. Kaya umiikot po sila sa buong Pilipinas. Pangalawa, umiikot rin sila dahil tinitignan yung mga ibang produkto tulad ng mga electrical products at sinisigurado namin as much as we can na sana ito yung mga pumasa sa mga kamay ng DTI. Ito yung dapat meron ICC mark at PS mark.
Kasama po dyan yung mga Christmas lights, gano'n po ba? Opo, yung mga electrical products na sa mga appliances at Christmas lights. Alam po naman natin na pagdating ng Christmas, maraming mga palamuti, yung Christmas lights na yan. Paano po kaya sila makakasiguro na hindi depektibo yung mabibili nilang Christmas lights na nagiging sanhi ng sunog? Oo. Meron kami dalawang palatandaan dito. Isa yung PS mark na tinatawag o Philippine Standard Mark. Ito yung makikita sa kahon, naka-imprenta ito. Ang ibig sabihin lamang yan ay ito ay dumaan na sa takdang standard ng Pilipinas. At ito ay piniprint doon sa box. Kaya dapat tignan nila yung PS mark. Tignan nila mark. Yung PS mark. Ngayon, kung ang produkto ay imported, ito ay may hologram. Pag sinabi natin hologram, yan yung parang pag ginalaw-galaw mo, ay may makikita kang iba-iba't anyo. Yan ay silver sa kulay niya at nakalagay doon ICC at may numero. Yung numerong yon, code namin yon upang malaman kung doon talaga para sa produktong yon. Ayan, kaya po sa mga bibili ng Christmas lights, tignan po kung local po, dapat PS mark. May PS mark. Apo. Kung imported, dapat may hologram at saka yung ICC mark at may serial number po. Opo, may serial number yung ICC mark. Kung hindi po nila kasi, sabihin nila, baka naman nakopya ito. Marami pong mga sinyales ang makikita. Una, ang presyo ng genuine, kadalasan ay $100 o lalampas na $100, isang linya. Mm-hmm. Kaya kung may nagtitinda sa inyo na mga tatlo o dalawa at $100 ang presyo, magduda na po kayo. Pangalawa, yung linya po ng kuryente, yung binabalutan ng plastic, yan po ay kadalasan talaga dapat makapal-kapal. Kung nakikita ninyo puti o di kaya manipis, magduda na rin po kayo. Kahit na iganon ninyo kagad, kumisa napuputol na. At ang huli po, yung kanyang plug, yung dalawa pong bakal, pwede nyo pong pisilin lamang na gano'n, hindi kailangan malakas. Mm-hmm. Ngunit pag yan ay malambot, delikado rin po yon dahil ibig sabihin nun, substandard po siya. Wala siya doon sa akmang kapal ng bakal na dapat pinapa-iral namin na kapal para hindi uminit at makagawa ng sunog. Ayan, so maraming salamat sa tip na yan, Yusek Pasqua. Ano po ba ang mga sellable items this Christmas season, yung mabentang-mabenta po? Kadalasan yan, kasama dun sa tinatawag namin Noche Buena Basket, nandyan na yung pasta, lahat ng macaroni, spaghetti, elbow, pasta, yung mga ganyan, kasama na ng sauce nila. Ang pangalawa, yung mga fruit salad, so yan ay bibilin mo muna, mga fruit cocktail, tapos yung cream na kasama niyan. At ang pangatlo, kadalasan yan na yung mga Christmas lights na sinasabi. Bukod doon sa pagkain, ito na yung pinaka-sellable natin. Opo. At ano naman po ang inyong paalala sa mga shoppers natin pagdating sa kanilang pag-shopping? Una, tungkol dito sa Noche Buena products, sana na subaybayan nila yung dalawang broadsheets noong Nobyembre. Nag-publish po kami ng dalawang linggo magkasunod. At dyan nalalagay yung kung ano yung SRP na tinatawag ko suggested retail price. Ngunit kung di nila nakuha yan, pwede po silang sumangguni sa www.dti.gov.ph at madadownload po nila doon yung presyo na dapat makikita nila na SRP. Okay. Opo. Ang pangatlo po, sana huwag po tayo magmamadali sa last 5 days or 7 days. Oh. Kung maaari, nung isang buwan pa namin sinasabi, mag-shopping na kayo kahit na paunti-unti. Mm-hmm. Kasi pag dumating tayo at dumagsa, kasabay nung karamihan, dahil alam nyo, Pilipino, bagamat ngayon, binabago nga natin. Sabi rin ng ating Pangulo, pagbabago natin, ano, dapat hindi last day. Kasi pag yung mga 5 days before Christmas, napakahigpit na po ang supermarket, ang grocery, at hindi natin may iwasan na wala na kayong panahon para suriin. Mm-hmm. Tingnan ng maigi yung presyo at yung size ng produkto, at kadalasan napipilitan ka ng bumili. Kaya doon kayo nagkakaroon ng kahirapan, no? Na hindi mo na alam kung ito talaga yung gusto mong bilhin o yung size o yung presyo na gusto mong bilhin. Pero ngayon po, may panahon pa naman po. May panahon pa at meron tayong assurance naman sa atin mga manufacturers na hindi tayo magkukulang. Yan ay husto hanggang supply pa nga natin hanggang sa susunod na buwan. Mm-hmm. Dahil kuminsan ang celebration umaabot pa hanggang January. Opo. At sabi nga ninyo, meron kayong listahan ng mga produkto na may suggested retail price sa inyong website. Opo.
eh paano naman po kung meron yung mga mapang-abuso sa presyo, yung overpricing po, meron po ba silang pwedeng matawagan para magreklamo? Opo. In fact, nung mga isang linggo na nakaraan, nasabihan rin kami at natutuwa kami sa mga media, katulad rin po ninyo na naabot ng atin mga mamamayan, at nakikita nila at kasabay rin namin na umiikot, sinabihan kami na may isang palengke dyan sa Quezon City na tila dala nila yung price list natin at sabi nila mukhang tumaas. Kaya agad-agad pinapunta namin yung aming mga monitors at binigyan sila ng tinatawag na Shoko's order o magpaliwanag bakit kayo nagtitinda ng labis. Napag-alaman namin na una, kuminsan nangyayari ito dahil sabi nila hindi nila alam. Bagamat sa batas, sabi nga, ignorance of the law is no excuse. Binigyan namin sila ng warning at sinabi nila, bababaan nila doon sa hustong presyo. Ang pangalawa, yung iba sa kanila ay bumibili sa pangalawa o pangatlo o pang-apat na retailer. Yun sinasabi namin sa kanila, dapat doon na kayo sa main distributor para wala nang patong-patong ng middleman. Ang huli na sana namin na paalala sa kanila, maging matalino at mapanuri na mamimili. Talagang siguraduhin, kuminsan tinitignan mo presyo, pero hindi mo alam, pag hindi mo pinaghambing at tignan maigi, magkaiba rin pala yung size. Bagamat halos pareho yung lata o yung size nung binibili mo, pero yung content magkaiba. Kaya maganda, may oras ka para makilatisin yung bibilin mo at huwag makihalo doon sa Christmas rush. Saan nga po sila pwedeng magsumbong? Meron ba kayong hotline, Facebook? Opo, meron kaming hotline na pwede nilang tawagan, 751-3330. O di kaya mag-email sila doon sa kanilang, kung may reklamo sila, FTEB, hindi naman capital, small letter, FTEB, Foxtrot, Tango, Echo, Beta, at dti.gov.ph, at tutugan na namin yan agad-agad. Ayan po. At nasa ilalim din po ng inyong ahensya yung mga ano po, di ba, mga negosyo. Halimbawa, meron tayong mga kababayan po na interesadong bukas ng kanyang sariling negosyo. Ano po ba ang pwede niyang gawin? Ano po ba yung, saan niya makikita yung mga requirements? Saan siya pwedeng pumunta? Meron kaming higit na 500 na ngayon na tinatawag namin negosyo center. Yan ay sa pangangalaga ng kapwa ko, Undersecretary Zeni Maglaya. Sa buong bansa yan, nakakalat na at ang target magkaroon ng bawat isang munisipyo o siyudad, meron negosyo center. Pwede sila pumunta doon, okay. Malalaman nila kung anong mga seminar ang binibigay nitong mga negosyo center na libre. Okay. At kung sila ay makakapagsimula na ng business, pwede na rin sila mag-register ng business name nila doon. At alamin nila, baka meron silang pwedeng makuha sa amin na mga startup capital. Apo. O di kaya startup business capital na pwedeng ipahiram o ibigay sa kanila ng pamahalaan. At hindi naman po mahirap yung mga requirements dito po? Hindi naman. In fact, kasama rin dito, lalong-lalo na sa mga kapatid natin sa Marawi, nakahanda na yung pwedeng ipamahagi sa kanila. Dito, hindi lang sa negosyo center, kundi meron pa kami mga training na ginagawa tulad nung pananahe. Yung sa weaving at kasama na rin yung kung ano yung mga artisan craft na kayang-kaya ng mga kapatid natin sa Marawi na gawin. Opo. Sa karagdagang detalye po, nasa website din po ba itong negosyo center po? Negosyo center. Opo, na www.dti.gov.ph. Malalaman po nila ukol sa kanilang gustong malaman sa mga startup business at kung ano pa man po. Ayan, maraming salamat po Undersecretary Teodoro Pascual maraming ng salamat. DTI. Maraming salamat, Mocha. Ngayong Christmas season ay dapat magdobling ingat po tayo sa ating mga pinamimili. At malaking bagay po ang ibinahagi sa ating mga paalala ni Yusek Pascual ng DTI. Samantala, pagdating naman po sa security preparations ng PNP sa darating na Kapaskuhan, ay makakakuha po tayo ng mga updates mula kay Police Senior Superintendent Rudolph Dimas. Magandang araw, sir. Yes, magandang araw, ma'am. At sa ngalan po ng aming Chief PNP, si Police Director General Ronald Bato de la Rosa, ay pinapaabot po namin ang aming pagbati ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Pakibigyan naman po kami ng update sa inyong mga ginagawang security preparations po sa darating na Kapaskuhan. Yes, ma'am. Meron po kaming nilabas na Command Memorandum Circular number 54-2017. Ito po yung ang title niya ay Ligtas Paskuhan. Kung saan ito po ay nagsiset ng aming mga operational guidelines, procedures, and activities
sa aming security coverage na gagawin ng ating mga kapulisan doon sa hanggang sa police station. At meron po kaming 7 major activities ano under this at ito po yung aming tinatawag na concept of operations. Ang number one is yung aming regular law enforcement activities. Next is yung aming security measures. Number 3 is yung aming information operations. Number 4 is yung aming pag-conduct ng CIMEX, SEREX, at saka COMEX. Number 5 is yung red teaming. Number 6 is yung Number 6 is yung feedback mechanism and number 7 is yung aming offensive stance. Kung saan itong pitong ito ay meron din silang mga sub-activities, ano? Like for example, yung una, yung regular law enforcement activities. Andito po yung tinatawag natin na police presence, kung saan ito yung pag-establish ng mga police assistant desk sa ating mga station levels. Nang sa ganun ay meron na agaran o kaya madali na puntahan ng ating mga kababayan na nagbabakasyon o mga turista rin para mabilis na makapagsumbong sila sa ating kapulisan pag nangangailangan nila yung serbisyo ng ating kapulisan. Andiyan din yung pag-conduct natin ng police visibility patrols, yung mobile patrols. Nang sa ganun ay makikita talaga ng mga tao na ang ating kapulisan ay nandiyan talaga. Nandiyan talaga sila sa community na madaling tawagin pag sakasakaling nangangailangan sila ng serbisyo ng ating kapulisan. Pangalawa naman po ay nasa activity is yung focus law enforcement operations. Dito naman po yung pag-service natin ng warrants of arrest, yung ating pag-serve ng search warrants. Dito rin yung mandant operations. Nang sa gayon ay matutukan itong mga wanted persons na to, nang sa gayon ay hindi na sila makagawa ulit ng mga criminal activities nila. Ngayon doon sa second major activities, ano, doon sa security measures, under this is yung sub-activity na target hardening. Ito po yung pag-secure ng ating mga vital installations, mga police stations, mga kampo ng ating mga kasundaluhan, at ibang mga government facilities nang sa gayon ay hindi masabotahe itong Kapaskuhan na to. Another one is yung tinatawag natin na cooperation and interoperability with the armed forces, dahil pag nakikita ng mga tao na magkasama yung police at saka yung armed forces, lalo na pag mag-checkpoint, is feeling nila more secure sila dahil makita nila na talaga yung cooperation ng bawat ahensya. And of course, nagko-conduct din tayo ng mga seminars kagaya ng Community Anti-Terrorism Awareness, kung saan bumababa sa probinsya yung ating mga lecturers at nagko-conduct sila ng lectures tungkol sa awareness ng terrorism. And the third is yung border control operations. Dito naman, ang kinukontak ng ating kapulisan is yung checkpoints. Kung saan yung entry point at exit point ng bawat probinsya ay nagko-conduct sila ng checkpoint. At kagaya na sinabi ko kanina, mas magandang magkasama rin ang PNP at AFP dito para makita talaga yung puwersa. At kung sinumang kriminal na magpaplano siguro na dumaan doon ay hindi na maghanga na dumaan dahil nakikita nila yung pagka-active ng ating mga kapulisan at kasundaluhan. Yung pangatlo naman na sub-activity is yung social investigation. More on ko naman po ito, police-community relation. Kailangan naming involve dito yung mga barangay officials para malaman natin kung sino-sino yung mga tao dyan sa mga kanilang barangay. Dahil yung mga barangay officials na to, is sila yung nakakaalam kung sino yung mga loko-loko sa barangay, sino yung mga bagong salta. So dapat involve natin sila para kung mayroon silang na-observe na mga ganon, is maisabi nila sa kapulisan nang ma-actionan agad. Another one is yung proper deployment of resources. Dito naman is kailangan talagang i-deploy natin yung resources natin sa hindi yung shotgun na style na kung saan-saan na lang na hindi naman sila kailangan. So dapat yung mga resources natin is strategic, kumbaga
na very accessible to the public. Para sa gayon, pag kailangan is andyan na agad. Hindi yung di-deploy mo siya sa point A, na wala namang problema sa point A. So baka mas magandang i-deploy mo siya sa point B or C, dahil baka mas maraming tao doon o activities doon. And now, yung third major activity is yung information operation. Dito naman, siyempre, pumapasok yung kagaya ninyo, ma'am, sa yung quad media na tinatawag natin. Minamaximize natin yung dissemination ng ating mga anti-criminality tips nang sa gayon ay umabot sa ating mga kababayan, nang sa gayon ay meron silang mga resort of reminders. Kasi taon-taon naman po, ma'am, itong Pasko na to, kuminsan nakakalimutan lang nila. So we really have to remind the public now and then para palaging fresh po sa kanila yung ating mga anti-criminality tips. The fourth major activity is the conduct of SIMEX, yung simulation exercises. Ito po yung pag-test ng ating mga security measures na ginagawa doon sa police station, sa mga company headquarters. Kailangan i-check natin yan. China-challenge natin yung tama ba yung mga deployment ng ating mga kapulisan. Another one is yung tinatawag na CEREX. Ito po yung crisis emergency response exercises. Kunwari, pag may disaster, may bagyo, may lindol, ano ba yung mga dapat ginagawa ng ating kapulisan? Dapat pinapractice din lagi yan para pag dumating talaga yung araw na may mangyaring emergency, is alam na ng bawat isa ang kanyang role. And another one is yung COMEX naman, yung communication exercises. Dahil very important ang ating mga communication equipment. Dahil pag dumating ng araw na kailangan mo, palpak. So, problema tayo kung paano tayo magko-communicate. So, in-exercise din po yan, yung communication exercise. Now, the fifth major activity is yung red teaming na tinatawag. Mag-organize po tayo mga red teams. Ito pong red teams na to ay i-challenge yung vulnerability ng bawat police unit na gusto nilang i-red team. For example is yung police station A. Pupunta yung red team doon at i-challenge. Meron silang sariling security preparation doon sa police station. I-challenge ngayon ng red team yon kung epektibo ba. Pag after that, is i-assess yung security measures nila. And then, they make some suggestions kung paano i-improve, tama ba yung mga ginagawa nila. So, yun po yung papel ng ating mga red teaming. Nag-role-playing din sila as the adversary. Kunwari, sila yung mga members ng New People's Army, atakin yung isang kampo ng public safety forces. Ganun. And then, assess kung tama ba yung mga security measures na ginagawa nila. Another major activity is the feedback mechanism. Dito naman po ay nag-co-conduct tayo ng mga meetings or conferences and pinag-uusapan, kagaya nung sinabi ko kanina, pinag-uusapan kung tama ba yung mga activities na ginagawa natin, wala ba tayong kailangan baguhin, wala ba tayong kailangan dagdag. So yun po, feedback, magpi-feedback yung mga nag-attend ng conference. And the last major activity is si our offensive stance. Ito po yung pag-conduct natin ng ito yung proactive stance natin laban sa insurgency at terrorism. Magko-conduct yung ating mga kapulisan ng mga major at saka minor internal security operations. Nang sa gayon ay makita ng ating mga kalaban na talagang very active. Very active ang ating kapulisan na lagi nagpapatrolyo sa bundok. Aside from that is meron din yung tinatawag natin na daily preventive patrols. Yung daily preventive patrols naman is shorter yung distance ng kanilang pinapatrol outside there. Kung ano, we are talking here about our mobile forces company na naka-forward deploy na magsiset yung force commander, for example, mag-preventive patrol kayo within 3 to 5 kilometers radius. Yun lang, ganun lang. Para makita nila na very active talaga yung kapulisan. Yung major naman in major ISO kasi is medyo malayo na yon. Medyo malayo at saka may target sila na pupuntahan. So generally po is yun po yung aming security preparation sa PNP. And naibaba na po namin itong memorandum na to doon sa ating mga regional offices po.
Masasabi niyo po bang mas maigting po ang security preparations ngayon kumpara po nung nakaraang taon, nakaraang Pasko? Yes, kasi ang ginamit ngayon dito is enhanced managing police operations. Ano, maraming nadagdag dito na mga activities. Kaya talagang pag ito sinunod talaga sa baba, I'm sure na I can say na very secured ang ating Yuletide season ngayon. Kaya po ba mas maigting ngayon ay dahil po ba ito sa banta ng terorismo? Yes, kasama na po yan. Dahil alam naman po natin na dineklara ng ating presidente na terrorist yung mga New People's Army. And wala na yung peace talks. So, nararamdaman nga natin is nagkakaroon na ng mga skirmishes ano, sa iba't ibang mga probinsya. May last Saturday, yung Camarines Norte is inambush yung mobile ports company nila. Sad to say, ay namatayan po sila ng isa. Actually, dalawa na namatay yung isa sa ospital. Dati po kong assigned doon sa Camarines Norte. Kaya medyo masama rin po yung loob ko doon. Paano po makakatulong po ang ating mga kababayan para supilin itong terorismo at makapagsumbong kung mayroong mga kahina-hinalang mga pangyayari sa kanilang lugar po? May hotline po ba tayo? Well, yung mga hotlines is yung mga hotlines sa mga police stations is nakakuan naman na yan, ano? Naka-disseminate na. Actually, they are also required to attend the radio programs, TV programs, at doon po ay sinasabi nila yung kanilang mga hotlines. Actually, yung meron din kami ibibigay ng mga hotline later, ibibigay po ng aking kasama at pwede nyo hong i-flash. Ano pong inyong payo? Payo po sa ating mga kababayan ngayong darating na Kapaskuhan po? Well, generally siguro, no? Sort of anti-crime prevention, no? Ang sa akin kasi is, pag may opportunity, may nangyayaring krimen. So tanggalin po natin yung opportunity na yan. Magbigay po ako ng isang magandang halimbawa. May isang tindahan, bukas yung pinto, walang nagbabantay. May dumaan ngayon na isang magnanakaw. Wala naman siyang planong magnakaw that day. Nadaan siya nakita, uy, bukas yung pinto, wala pa nagbabantay. Nagkaroon siya ng desire. Wala siyang desire nung una, pero dahil sa opportunity, nagkaroon siya ng desire. So, nagnakaw siya. So, nangyayari yung krimen. Whereas yung tindahan na yun ay sarado. Sarado yung pinto, may nagbabantay pa. Kahit may desire siya, wala siyang opportunity. So, hindi po mangyayari ang krimen. Kagaya rin yung ibang mga kababayan natin, kung minsan nagte-text sa kalsada. Di ba? Ang ganda-ganda ng cellphone, ang mahal-mahal. May nakasalubong, nagkaroon ng desire, may opportunity dahil nagte-text lang, inagawan. So nangyayari na naman yung krimen dahil sa opportunity. Yung ating ibang mga kababayan, magsha-shopping, ang daming mga alahas, hindi naman kailangan yun sa pagsha-shopping. So palagay ko is, wag na po tayong magdala ng mga kung anong mamahalin ng mga gamit pag tayo lang po magsha-shopping. Pag may mga kasama kayong bata, sigurado nyo naman na palagi nyo silang katabi. Palagi kayong aware kung nasaan sila. Dahil kuminsan, mga bata, gala ng gala. So, yun lang po siguro ang may sabi ko, ma'am. Maraming salamat po, Police Senior Superintendent Rudolph Dimas. Thank you, ma'am. Thank you. Bago po tayo magpaalam, abangan po natin ang programang Linya ng Pagbabago sa PTV4 at sa social media pages ng PCOO at RTVM. Yan ang programang tatalakay sa mga problema, reklamo at hiling na itinatawag sa Hotline 8888 at sa Presidential Complaint Center. Sa December 15 na po yan, 10 a.m., isang oras na programa na makakatulong sa hinaing ng ating mga kababayan. At dyan po nagtatapos ang isa na namang episode ng ating paboritong podcast, Digong Diary Special Podcast. Maraming salamat po sa ating mga panauhin, DTI Undersecretary Teodoro Pascua at Police Senior Superintendent Rudolph Dimas. Maraming salamat po sa RTVM, sa PCOO, at sa bumubuo ng DDS Podcast. Don't forget to follow our pages on Facebook at sa YouTube. Kita-kita po ulit tayo sa susunod na linggo. Bye-bye.
Mula sa palasyo, straight from the palace, two of the most trusted DDS voices have joined forces para ihatid sa inyo ang mga kwento sa likod ng balita. Unhampered, unadulterated, exclusive behind the scene. Exclusive behind the scene. Programang para sa masa. Ang DDS Podcast.